ba mga bossing ko ay nag-iisip sa ngayon kung ano po ang mga pinakamabibisa na mga pampaswerte. Ako po ay may rerekomenda sa inyo mga bossing kagaya po nitong aking pinapakitang ito. Ito po mga bossing ko ay ang dahon ng katakataka. Pansinin niyo po mga bossing, matagal ko na po ito na napitas pero hindi po siya natutuyo. At pagkus po na natutuyo, ito po ay sinisibulan pa ng anak kagaya po niyang inyo po nakikitang iyan. Yan po mga bossing ko ay marami mga butlig-butlig na sisibulan na rin itong mga katabing ito mga bossing. Yan po mga bossing ko, inihalin tulad sa hindi mahirap magpabuhay. Ito po ay napakabilis na dumami mga bossing na inihahalin tulad nga po sa mabilis na pagdami ng pera or ng swerte. Ngayon po mga bossing, kayo po ba ay kagaya po na nababanggit ko, nagsusulat po ba kayo ng mga wishes sa isa pong libro mga bossing or kumuha kayo ng isang journal na libro at kada full moon mga bossing ko, magsusulat kayo ng kahilingan mga bossing. At pagkatapos noon mga bossing, basta kailangan habang ikinagsusulat, paalala lamang nakaharap ka sa may silangan at gawin niyo po ito kapag full moon ng alas 7 or alas 8 ng gabi. Ang number 7, panghatak ng swerte, at ang 8, never ending luck mga bossing. Yan ang mga numero na napakasuswerte mga bossing. At pagkatapos, nakaharap ka sa may silangan at patihintihin ka sa sinag ng buwan or kaya na sinag ng araw. Sa araw naman ay 6:30 or kaya alas 7, matatapos ito ng pagbibilad ng libro po natin hanggang alas 8 ng umaga para mabilis matupad ang ating mga kahilingan. Gagamitin po natin dito yung mga nagmula sa kalikasan mga bossing. At sasabayan din po natin ito mga bossing ko ng mga iba't ibang klase ng herbal na kagaya po nitong katakataka mga bossing. Magtataka ka kung paano nangyari po yun. Kung kayo po ay isa sa mga mananaya, isulat nyo sa journal po ninyo or sa inyong apong libro mga bossing ang numero na lagi nyo tinatayaan. Pwede rin po na isulat nyo po dito ang numero na inyong pong lagi tinatayaan at isulat nyo rin po na mananalo kayo ng jackpot. At pagkatapos, iipot nyo po ito sa libro mga bossing, iipit nyo po siya. Or kaya pwede naman po na ilagay nyo rin sa isang basong tubig at ito po hayaan nyo siyang dumami ng dumami. Ayan, nalaglag po yung isa mga bossing kasi ito po mga bossing ko ay nanganganak na. Kusa itong lalaglag sa lupa at pagkatapos sisibulan po yan ng ugat at yan po ay mabubuhay na. Ganun siya kabilis dumami at ganun siya kabilis na mabuhay mga bossing. Ngayon pa mga bossing, inihaling tulad nga ito sa swerte para mabilis ang inyong pag-asenso or mabilis ang paghatak ng swerte lalo na sa pera. Sinasabi rin po nila na kapag inipit nyo ang dahon ng katakataka sa inyong pong libro kung saan kayo mahinang subject ay tatalino daw po kayo. Yan po ay matagal ng kasabihan ng mga matatanda na ang katakataka ay nakakatulong para daw po tumalino ang tao. Dumami ang kaalaman ng mabilis at hindi kayo mahihirapan sa inyong pong mga pinag-aaralan. Sa mga estudyante naman po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala at gusto nyo po itong subukan gawin, subukan nyo na po ito mga bossing. Proven po ito na maswerte. Kaya kung kayo po ay gagawa, good luck po sa inyo lahat.